Hi guys, it's me Kat and welcome back to my mini vlog. Break time namin ng aking mga co-workmates at napagplanuhan ng aking manager na i-treat kami dito sa Dian de Luca dito sa Avenues. Sobrang bayad nitong manager namin pero imukada sahod na lang ay nililibre niya kaming lahat. Isa sa mga reasons kung bakit ako masaya sa bagong kong trabaho ay dahil sa mga co-workmates ko at bukod pa dun ang pinaka-banting talaga namin ay pagkain sa labas. Say hi Rahul! Hi! So finally pangalawang beses na kami nilibre dito ng aming manager, kaya yung mga in-order na aking co-workmate ay yung mga hindi namin na-order nung nakaraan. Siya na din yung nagsasuggest ng aming o-orderin dahil sa former employee na rin siya ng Dian de Luca, so alam niyo yung pasikot-sikot ng mga menu nito. Ito nga pala yung welcome bread nila. Hindi ko alam kung unlimited ba to, pero every time na nanghihingi kami, binibigyan naman kami at hindi naman siya chargeable. Tapos, isa-isa nang dumarating yung mga in-order namin. Dalawa yung salad na in-order namin. Isang fatouche, isang chicken avocado salad. For appetizer, order naman kami ng crispy spicy chicken tempura, chili lime shrimp tempura, at chicken shawarma nachos. Appetizer pa lang, busog na kami. Pero syempre, kailangan pa rin maglaan ng space para sa mga darating pang mga pagkain. Kinonti-konti ko talaga yung pagkuha ko para matikman ko lahat ng mga in-order namin. Bukod pa dyan, umorder rin kami ng shawarma. Dalawang klase ito, isang chicken at isang lamb. Pinag-isang plato na nga lang namin kasi hindi na talaga magkasya dito sa lamesa namin. May kasama pala yung side dish, which is yung french fries, at sinit aside na lang namin siya kasi hindi na talaga magkasya. Umorder din pala kami ng falafel at highly recommended siya para sa mga vegetarian. Sobrang sarap niya at sobrang crispy, grabe. Hindi ko in-expect na gustuhan ko siya, pero grabe, sobrang sarap talaga. Ordering ko ito once na kumain ulit ako dito sa Dian de Luca. At yan na nga, hindi namin alam kung paano na yung pagkakasya yun yung mga darating pang mga pagkain. Para kami naglalaro ng Tetris sa point na to. Nga pala guys, kung mapapansin nyo, kinonvert ko na sa peso yung mga food items na in-order namin. At ang palitan po as of today is 184 pesos sa kada 1 dinar. Malaki ang palitan ng dinar sa peso, kaya wag na kayong magtaka kung bakit mahal yung mga prices ng mga pagkain dito. Kinonvert ko na rin siya sa peso para magkaroon kayo ng idea kung magkano ba ang pagkain dito sa pera natin. Last na nga naming in-order is itong lamb fatayer. Ito rin yata yung pinakamahal na in-order namin. Pero sulit naman kasi sobrang sarap din niya. Sa point na to, hindi ko na alam kung ano ba talaga yung uunahin kong kainin. Kasi talagang nag-uumapaw na yung pagkain dito sa aming lamesa. Sabi ko nga kay Megan, hawakan na lang yan. Total, wala na mapatungan. O yan guys, para na naman kami naglalaro ng Tetris. Mahirap talaga kapag maliit yung lamesa. Alam ko na yung feeling ng mga guests namin, lalo na kung grupo sila. Tapos yung binibigay ko lamesa, yung maliit lang. Kamot ulo na lang talaga, girl. Na-surprise pa nga kami lahat kasi binigyan kami ng complimentary sweets ng manager ng Dian de Luca, o diba? Hindi lang isa ang kanya binigay na sweets, kundi tatlo. Isang carrot cake, seasonal cheesecake, at umali. Isa siyang Arabic sweets at sobrang sarap niya talaga. And that's for today's vlog. Thank you for watching!